Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya'y si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakagagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli at nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng inyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nanungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, inuutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan, inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos siyang ibigay iyon sa dalaga. Ikinukwento sa ating ebanghelyo ang pagpugot sa ulo ni Juan Bautista at kung sino ang pangunahing may kagagawa ng kanyang kamatayan. Matatagpuan din ang kwentong ito maging sa mga ulat ni na Marcos at Lucas. Maikli lamang ang silaysay ni Lucas samantalang halos magkatulad ang kina Marcos at Mateo. Sa ulat ni na Marcos at Mateo ay mababatid ang sitwasyon ni Herodes na napilitang ipag-utos ang pagpatay kay Juan dahil sa pangako niya sa anak na babae ni Herodias. Hindi talagang gustong ipapatay ni Herodes si Juan Bautista, pero napasubo na siya at kailangan niyang pangatawanan ang kanyang pangako kahit na alam niyang mali ang kanyang gagawin. Mapagninilayan natin sa buhay natin, may mga pagkakataong napapasubo tayo sa isang bagay na alam nating hindi makabubuti, ngunit itinutuloy pa rin natin ito dahil ayaw nating mapahiya. Hindi ba ang gawang masama ay dapat ikahiya? Pagsasagawa. Ano ang mga batayan mo sa paggawa mo ng desisyon sa buhay? Magagawa mo bang bawiin ang nasabi mo na o baguhin ang desisyon mo kung maunawaan mong mali talaga ito?